tawag sa pagsamba. Ating purihin ang Diyos na manlilikha na lumalang sa atin. Bilang kanyang mga nilikha at itinalagang tagapamahala, tungkulin natin ang ingatan at alagaan ang sangnilikhang ito. Nawa ay ating bigyan ng buong paggalang at pagyamanin ang lahat ng may buhay na galing sa Diyos, upang tayo ay makibahagi sa pangalaga sa lahat ng kanyang nilikha at may pabatid sa lahat ang kaninginan ng Diyos. Halina at purihin natin ang Panginoon. Ang Panginoon ang aking lakas at sandigan. Ang aking puso ay nagtitiwala sa Kanya at ako ay makasusumpong ng tulong. Dahil dito, ang aking puso ay tunay na nagdiriwang at sa pamamagitan ng aking pag-awit ay pupurihin Siya. Sambahin natin ang Diyos. Tayo pong lahat ay sabay-sabay na manalangin. Dakilang Diyos na may likha ng lahat at tumawag sa amin sa kabutihan upang maging responsabling katiwala ng iyong mga nilikha. Maraming salamat po sa umaga nito na sama-samang pagsamba sa aming mga tahanan. Hinihiling namin na nawa ay tulungan mo kami aming matalos ang mga nangyayari sa aming paligid. Na ang mga trahedya hindi sanhin ng kahirapan, kundi ito ay dulot ng pagiging gahaman ng ilan. Na ang tunay na trahedya ay hindi ang pagkagutom sa buong mundo, bagkos ito ay sanhin ng pagiging sakin ng nakakariwasa. Gawin mo nawa kaming instrumento ng pagbabahagi ng kasaganaan sa mundo na iyong likha. Sa pangalan ni Kristo, kami ay dumadalangin. Amen. Anyaya sa pagsisisi. Maraming mga bagay ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, simula sa pangangailangang espiritual maging sa pangangailangang material. Subalit naging abusado tayo sa lahat ng ito at hindi natin binigyang halaga at pinasalamatan. Kaya lumapit tayo sa Diyos at hilingin natin ang kapatawaran ng mga pagkukulang. Thank you.
Inibig tayo ng Diyos kahit na tayo ay sumusuway sa Kanya. Hindi niya tayo pinababayaan, bagkus ipinangako niya ay kapatawaran at tulong para sa atin. Atin ngayong angkinin ang kapatawarang ito at mamuhay ng mga pinatawad. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos na sa amin ay patuloy na nagpapala. Ipapasalamat kami sa umagang ito dahil sa iyong kagandahan loob. Dahil sa iyong patuloy na kabutihan. Bagaman kami sa aming mga sarili bilang mga anak mo, ay hindi mo naging nakikitang sumusunod sa iyo. Patawad po sa maraming mga pagkakataon na ang mga bagay na iyong ninanais na aming gawin ay hindi namin ginagawa. At ang mga bagay na ayaw mong aming gawin ay siya namin ginagawa. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na tulungan mo kami na makita ang pagkakaiba ng mga iyong upang masunod namin ang iyong kalooban at mabigyan ng kaluwalhatian ang iyong pangalan sa aming mga buhay. Ngayon pong umagay, idinadalangin namin ang maraming mga tao na nalilito at nag-aalinlangan dahil sa kalagayan ng kanilang buhay at ng kanilang kabuhayan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat handa mong ilawit ang iyong biyaya para sa bawat isang hihingi sa iyo. Tulungan mo pong mabigyan ang pagkakataon ng lahat upang maranasan nila na ang pagkakatiwala nila sa iyo ay mayroong dahilan at mayroong laging bunga. Salamat, Panginoon, sapagkat tutulungan mo po ang aming mga kaibigan, mga kapatid sa kanilang mga pangailangan. Tutulungan mo kami na laging tumingin sa iyo upang ang iyong biyaya ay aming makita kung paano mo ipinagkakaloob at kung kailan mo ibibigay. Tulungan mo po ang bawat isa. Ganon din, Panginoon, ang mga may karamdaman, ikaw po ang tutulong. Ang mga inulila, kahit po ng aming kapatid na Imon de la Peña, ay magkaroon ng lalo at lalong pagkakatiwala sa iyo. Gaya ng iyong pangako ng buhay na walang hanggan ay iyong pinagkakaloob sa mga nagsisisampalataya sa iyo. At isang kagalakan sa iyo ang ganitong pagkakataon na po pwedeng kumarap sa iyo ang iyong mga anak pagkatapos ng buhay na ito. Dalangin namin, Panginoon, na tutulungan mo po ang aming mga kapatid, ang iba namin mga kapatid na dumanas noong nakaraan ng ganoong kalagayan. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat hahawakan mo ang aming bayan, ang aming bansa, na maranasan ng pagkakatiwala sa iyo sa ganitong pagkakataon na ang lahat ay natatakot. Ngunit alam namin, kapag kami nagtitiwala sa iyo, walang namang bagay na pakakatakutan. Salamat, Panginoon, sa pagkatutulong ka sa bawat isa. Dalangin namin ang buong daigdig sa kanyang kalagayan. O Panginoon, sana'y makita ng mga tao kung paano ang iyong kahabagan ay ginawa mo noong nakaraan. Sandaang taon na nakakaraan ngayon na mga tao ay
iniligtas mo rin sa katulad na ganitong pagkakataon. Pagmumpayan, Panginoon, na ang kasalukuyang panahon ay masira dahil sa aming kawalan ng pagtitiwala sa iyo. Huwag mong bayaan, Panginoon, na ang ekonomiya ng buong daigdig ay bumagsak dahil sa pagkakataon ito, sa kalagayan ito. Salamat, Panginoon, sapagkat meron kang laging paraan at matutuklasan kung paano maaaring mapigil ang bagay na ito at ang ekonomiya ay bumangon ayon sa iyong biyaya. Tulungan mo po ang bawat iglesia, bawat mananampalataya sa ganitong pagkakataon. Salamat aming Diyos dahil sa alam namin na ikaw ay papatnubay. Pagpalain mo ang aming mga manggagawa sa lahat ng kanilang kalagayan. Aming Panginoon, nagpapalakas sa bawat isa sa amin. Nagpapalakas sa iyong mga anak. Nagpapalakas rin sa mga anak mo na nagkaroon ng malaking bahagi upang palaguin ang bawat grupo ng mananampalataya sa iba't ibang lugar. Inaasahan namin ang iyong pangunguna, Panginoon. Salamat namin, Diyos, sapagkat pagagalingin mo rin ang iba namin mga kapatid na mga may karamdaman. Ahawakan mo sila at papatnubayan mo. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala. Maging bukas ang iyong salita, hindi lamang dahil sa mga pagbabasa, kundi ito'y maunawaan namin habang ipinahayag ng iyong lingkod. Hawakan mo po siya at tulungan sa kanyang paglalahad ng mga katotohan ng galing sa iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pagbasa ng banal na kasulatan ay matatagpuan sa aklat ni Mateo, kabanata 13, mga talatang 31 hanggang 32 at 33. Ganito po ang sinasabi sa talatang 31 hanggang 32. Talinghaga tungkol sa buto ng mustasa. Sa pagpapatuloy, isa pang talinghaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y magiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sa talatang 33 ay ganito naman po ang ating mababasa. Talinghaga tungkol sa pampalsa. Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampalsa na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina hanggang umalsa ang buong masa ng harina. Purihin natin ang Panginoon sa ating pagkabasa at pagkarinig sa kanyang mga salita. Amen.
Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ngayon ay ang huling linggo ng Hulyo at ang ating pagdiriwang ng Rural Life Sunday o Linggo ng Buhay sa Kanayunan. Palaging pinapaalaala sa atin ang payak na pamumuhay sa Nayon habang patuloy na umaasa sa kasaganaang bigay ng Diyos sa araw-araw ng pagpapagal ng mga magbubukid at manggagawa kasama ng iba pang gawain na nagbibigay kasapatan sa mga pangangailangan ng bawat tahanan habang nakapagdudulot ng pagkain sa marami. Bagamat sa ating kasalukuyang panahon ay tila inilalagay na lamang ang napakahalagang bahaging ito ng buhay sa tabi ng at itinuring na of less importance dahilan sa makabagong teknolohiyang nagdudulot ng mass production at ang tao ay naging sekundarya na lamang na pangangailangan para sa konsumo ng mas nakararami. At ito ay kinikater ng marami, hindi lamang dahil sa very overwhelming result nito, kundi ito rin ay sinasabi na mas matipid. Subalit, napakainam na taon-taon ay balik-balikan natin ang pagdiriwang ng buhay sa kanayunan upang mulit-muli ay palalahanan tayo ng ating kaugnayan sa lupa at kalikasan na likha ng Diyos. So para sa linggong ito ng Rural Life Sunday ay isa pang talinhaga ang ating magiging batayan ng pagbubulay. So this will be our third Sunday na tayo ay nagbubulay tungkol sa talinhaga ni Jesus. Ang talinhaga tungkol sa buto ng mustasa at ang talinhaga tungkol sa libadora kung saan ang paghahari ng Diyos ay inihalintulad. Ang mga talinhagang ito ay nagbibigay ng kakaibang mensahe sa mga tagapakinig sa panahon ni Jesus na nakaugnay sa kanilang pangkaraniwan at pang-araw-araw na buhay. Kung kaya ito ay madali nilang naintindihan, madali silang nakakonek doon sa mensahe na kwento ni Jesus. Ang paghahari ng Diyos, sinabi ni Jesus, ay katulad ng napakaliit na buto ng mustasa. Subalit kung ito ay tutubo, ay maging isang malaking puno. Ang kanyang paghahari ay katulad ng libadura na hindi nakikita, subalit ito ay kumakalat at umaapekto sa bawat bahagi ng pagkain. Ganito ang paghahari ng Diyos. Maliit sa simula at tahimik ang kanyang pagkilos at influensya. The greatness of small things as compared to a mustard seed. Sinabi na sa Palestina, itong maliit na buto ng mustasa ay tumutubo at maging isang puno. Isa sa nakakita ng puno na ito ay nagsasabi na ito ay may mahigit na 12 talampakan ang taas. So 12 feet ang taas niya. At isang karaniwang pangitain noon na ang punong ito ng mustasa ay napalibutan ng napakaraming mga ibon dahil gustong-gusto ng mga ibon ang maliit-maliit at itim na buto ng bunga nito at doon sila dumadapo upang kumain, kakain ng mga bungang iyon. So sa talinghagang ito, sa unang pagbasa ay makikita natin kaagad ng malinaw ang kahulugan ng sinabi ni Jesus tungkol sa paghahari ng Diyos. Subalit paano ba natin makikita ang Diyos sa mga hindi masyadong lantad at nakatago na mensahe sa talinhagang ito? Sinasabi na ang mustard tree, isa ring uri ng damo, weed. Ano? Kung kaya, walang may matinong pag-iisip na magtatanim nito sa kanilang halamanan. Sa panahon ni Jesus, wala talaga. Kaya para siyang wild seed. Ang pamumuhay bilang isang Hudyo ay nangangahulugan ng isang buhay na sumasaksi sa isang matatag at maayos na pagmamahal ng Diyos sa lahat ng bagay. Kaya ang pagtatanim ng isang damong katulad ng mustard seed, kung anybody na mag-a-attempt nito, na sumisimbolo ng walang kaayusan, ay hinahatulan bilang isang kompromiso ng pangunahing prinsipyo ng buhay Hudyo. So yun po yun sa panahon ni Jesus. Kung kaya ang talinhagang ito ay bumabasag
sa karaniwang pananaw ng pamamayan ng mga Hudiyo sa panahon ni Jesus, dahil kahit sa hindi inaasahan at karaniwang mga bagay ay nagpahayag na ang tunay na kapangyarihan ng paghahari ng Diyos maging sa mga bagay na sumasalungat sa paniniwala ng mga tao. Sinasabi na sa ganitong kapahayagan, ang puno ng mustasa ay mas higit pa sa kwento ng lumang tipan na sumasimbolo sa kapangyarihan ng imperyo ng Babylonia ayon sa pahayag ni Jesus. Hindi ginagamit ni Jesus ang mga popular na images o larawan upang ipahayag ang paghahari ng Diyos. Bagkus kanyang ginagamit ang mga ordinaryo at hindi pinapansin katulad ng puno ng mustasa bilang pagpapahayag ng kapangyarihan at epekto ng paghahari ng Diyos. Katulad ng ating mga mumunting pagkilos, minsan hindi na ito kailangang pangmalakihan at nakikita ng lahat. Subalit, tayo ay nakasisiguro, if we are honest enough to ourselves and even to our church, hindi naman kailangan na malantad yung ating mga ginagawa. Ano? Dahil maliit, munting paggawa natin, nakasisiguro tayo na ang bisa ay nito ay nagdadala ng mensahe na ang Diyos ay naghahari sa ating kalagitnaan sa pamamagitan ng ating sama-samang pagmamalasakitan at pagbabahaginan. Ito ang paghahari ng Diyos ay mahalin tulad. Pangalawa, the silent unseen influences as compared to the living. Ang talinghagang ito ay batay sa ordinaryong gawain sa bahay ng paghahanda ng pagkain. Sa panahon ni Jesus at maging sa panahon ng lumang tipan, ang libadura o pampaalsa ay tinuturing na marumi at bulok, no, corrupting. Katunayan nito, sa panahon ng kanilang paghahanda ng seremonya ng Passover feast, ay kanilang iipunin ang lahat ng natitirang pampaalsa palabas sa bahay at ito ay sinusunog. Madalas ay nabanggit sa banal na kasulatan ang tungkol sa paggamit ng unleavened, ano, yung walang pampaalsa, bilang pakahulugan ng kabanalan. Kung kaya, ang paggamit nito ni Jesus ay nagdudulot ng offense o pagkakasala o pagkakagalit sa kanyang pamayanan, lalo na sa mga religious leaders dahil sa implikasyon nitong karumihan at maging ng tinatawag nating unholiness, yung pampaalsa na iyon. Maring mayroong bahagi ng pagkagulat ng tagapakinig sa kwentong ito ni Jesus ng kanyang paghahari na inihalin tulad sa pampaalsa. At ito maari ay nagpapa-arouse, no, ng interes at umani ng atensyon bilang ilustrasyon ni Jesus. Sa atin ay naging karaniwan na ang paggamit ng libadora o pampaalsa upang umalsa ang tinapay. In fact, sa ibang mga negosyante, upang mas malaki ang tubo, ay nilalagyan ng mas higit na required na panghalo sa minamasang harina upang aalsa ito at mas marami ang magagawa na tinapay kung ito man ay panghalo sa tinapay. At hindi na ito magiging malaking usapin sa ating panahon. Ano po? Subalit sa panahon ni Jesus ay malaki itong issue at ito ay nakapagdudulot ng pinsala sa tradisyon ng mga Hudyo. Hindi na ikapagtataka ng dahil sa pinsalang ito ay isa itong naging dahilan kung bakit ipinako si Jesus sa krus kasama ang mga taong sumisigaw bilang kanilang pagsang-ayon. Ang pampaalsa sa makatuwid ay isang simbolo ng pagkabulok ng moralidad. Ang kabuang punto ng talinghaga ay nagpapahayag ng transforming power ng libadora. Ang pampaalsa ay nagpapabago sa yung karakter ng buong minasa. Ang tinapay na walang pampaalsa ay katulad ng biskwit o yung na medyo matigas, tuyo at walang lasa at hindi kaakit-akit, no. Subalit ang tinapay na niluto na may halong pampaalsa ay malambot, may lasa at masarap kainin. Sa pasimula, ang pampaalsa ay nagpapabago sa hugis at itsura ng minasa. Ganito, sa pagdating ng paghahari ng Diyos, ito ay magdudulot ng pagbabago
sa kabuuang buhay ng tao. Totoo na katulad ng pampaalsa, hindi natin makikita paano kumilos itong ninasa. Basta pag ihalo siya, makita mo na lang, ma-observe mo na lang kung anuman ang nangyayari doon sa loob, hindi mo alam. Subalit makikita mo na lang ang resulta nito at nagpapatuloy sa pagpapaalsa. Just so, hindi natin makikita ang pagkilos ng paghahari ng Diyos, subalit makikita natin ang patuloy nitong paggalaw sa buhay at umaakit ng, sa mga tao, maging sa mundo, upang kilalanin ang Diyos. Ang pampalsa na ito na inihalin tulad ng paghahari ng Diyos ay sobrang nakakagambala, disturbing at violente ang kanyang epekto. Sa katulad ng epekto, maraming mga buhay ay nakakakitaan ng matitinding pagbabago dahil kay Kristo at mayroon ding tahimik na nangyari ng layunin ng Diyos sa buhay at kasaysayan. Ano ba ang mensahe, the message of hope and promise that these two stories that Jesus taught to the people? Hindi lamang maging totoo na ang buto ng mustasa ay maging isang puno, bagkus hindi rin ito nanatiling bansot. Ano? So kung tutubo siya, hindi mo siyang papigilan na sige, magiging bansot ka lang. Ito ay mayroong hindi mapipigilang kapangyarihan. At ang paglaki nito ay walang limit. Hindi limitado. Ganon din ang libadura ay hindi mapipigilan sa epekto nitong magpaalsa ng ninasa. It is said that changes are made slowly and growth takes place gradually. But the growth and the change are no less significant. When the kingdom captures us, we begin the process of becoming new creatures. Sa makatuwid, ang mga talinhagang ito ay nagdadala sa atin ng pangako at pag-asa. Lalo sa mga pagkakataong hindi na natin makikita ang kaibahan ng mga bagay-bagay sa buhay ng tao, maging sa buhay ng mananampalataya. Na tila ang ating mga pagkilos at iba pang kapahayagan sa paggawa ng paglilingkod sa ministeryo ng ating Panginoon ay parang wala nang epekto sa buhay ng tao. Subalit, ang mga talinhagang ito ay nagpapaalaala sa atin. Sa ating bawat pagkilos ay hindi malimitahan ang kapangyarihan ng Diyos na naruroon, gumagalaw at nagpapabago sa buhay ng tao na maaaring nakikita natin at maging sa mga bagay na hindi makikita sa ating mga mata. But we know and we are sure God is working and making things new and transformed. Sa panahong ito kung saan nailagay ang ating sitwasyon sa takot at pangamba, hindi lamang dahil sa virus, kundi maging sa takbo ng ating pamahalaan matapos mag-take effect ang batas ng anti-terrorism bill last week, despite sa maraming petisyon na nangyayari mula sa simpleng mamamayan, institutions, maging sa mga dating miyembro ng Supreme Court. Subalit ang mga kapahayagang ito ng pagtutol ay alam natin na magbubunga pa rin ng karunungan sa mga taong nagnanais na mamuhay sa isang uri ng pamayanang makatarungan at mapayapa. So much so with our witness to the world, ang ating pagsaksi sa kabutihan ng Diyos sa buhay ng iba, maging sa buhay ng ating pamayanan, ay maging isang puno ng mustasa at maging isang libadora, pampaalsa na magpapabago ng buhay, hindi lamang ngayon, kundi maging sa darating pa. Yaan ang ating panghahawakan, yaan ang mga pangako na patuloy nating sampalatayanan. Amen.
tawag sa paghahandog. Humingi tayo at kanya tayong binigyan. Kumatok tayo at tayo ay kanyang pinagbuksan. Hindi humingi ang Diyos ng kapalit sa lahat ng ito. Subalit bilang matapat na lingkod, marapat lamang na ibalik natin sa kanya ang pasasalamat sa lahat ng kanyang nagawa sa atin sa pamamagitan ng pagkakaloob bilang tanda ng ating tunay na pagmamahal sa kanya. Tayo po ay manalangin. Pagpalain mo nawa, O Diyos, ang mga handog na ito sa iyong pagmamahal. Pagpalain mo rin po ang aming mga pagpapagal at nang kami ay makapamuhay na may kaayusan at kasaganaan sa ilalim ng iyong pangunguna. Gawin mo kaming matapat na mga lingkod upang ang iyong paghahari ay lalaganap at aabot sa lahat ng mga tao ngayon at sa darating pa. Amen. Dumako tayo sa gawain ng pagpapasalamat sa aninang bukid, bagamat hindi tayo sama-samang gumagawa nito sa tunay na gawain, pero patuloy tayong magpapasalamat sa Diyos sa pagdiriwang na ito ng buhay sa kanayunan. Ang mga biyaya na nagmumula sa Diyos na sinasabi sa mga talatang ito. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land. But I will bless the person who puts his trust in me. He is like a tree growing near a stream and sending out roots to the water. It is not afraid when hot water comes because its leaves stay green. It has no worries when there is no rain. It keeps on bearing fruit. The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations but will borrow from none. May God give you of heaven's dew and of earth's richness. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos ng buhay at kasaganaan, Ikaw na lumikha ng lahat ng mga bagay, buong kagalakang ibinabalik namin sa iyo ang kapurihan sa aming pagdiriwang ngayon ng Pista sa Bukid o Rural Life Sunday. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil
patuloy mong pinapaalaala sa amin ang kasaganaan ng buhay, ang aming ugnayan sa lupa at ang aming ugnayan sa iyo. Salamat at binigyan mo kami ng pagkakataon upang aming mapangalagaan ang lupa at kami ay mabubuhay dahil dito. Sa panahong ito kung saan ay tila na isang tabi na ang bahagi ng buhay na ito ng payak habang araw-araw ay nagbibigay ng panahon upang magbubungkal sa bukid, magtatanim, maghahanap buhay. Tulungan mo kami na balikan ang mga bagay na ito sa aming buhay upang ang aming mga pagnanais para magiging magkaroon ng kaayusan sa buhay ay aming mararanasan sa pamamagitan nito at hindi sa mapangakit na dinudulot sa amin ng sanlibutan. Tulungan mo kaming patuloy naming yakapin ito dahil alam namin na sa pamamagitan nito ay mas lalo naming makikita ang iyong pagkilos sa aming mga buhay dahil ang kasaganaan ay nagmumula sa lupa na iyong kaloob sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang mga pagsisikap ng mga magbubukid. Pagpalain mo ang mga pagsisikap ng mga manggagawa. At dahil dito, aming tinataas ang kapurihan sa iyo sa kasaganaan ng buhay na iyong dinidulot sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami na sa aming pagdiriwang na ito ay ito'y maging isang kapahayagan ng tunay na paglilingkod para sa ikabubuti ng lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Tayo ay manalangin. Muli ay amin kang pinasasalamatan, Diyos namin, na patuloy na nag-ugnay sa aming buhay, sa lupa at sa pamayanan. Upang sa pamamagitan ng iba't ibang aspetong ito ng buhay, ay makikita namin paano umiepekto ang iyong paghahari. Salamat sa mga simple at hindi karaniwang bagay, hindi usual things na iyong ginamit upang ipahayag ang mensahe tungkol sa iyong paghahari. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na mayroong buong pagtitiwala na ang pag-asa lagi ay dumarating sa amin dahil ang iyong paghahari ay hindi mapigilan ng anumang kapangyarihan.
ang iyong paghahari ay hindi mapigilan maging ng kapangyarihan ng tradisyon, kapangyarihan ng pera, kapangyarihan ng diktadorya. Dahil ang iyong paghahari ay dahan-dahan nakikilos at magpapabago sa buhay namin maging ng aming pamayanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na yakapin ito upang maging sa aming mga buhay, kami ay magiging munting instrumento at paraan upang makita, mabasa ng mga tao ang iyong paghahari. Makikita sa aming mga buhay na kami ay iyong pinaghaharian sa pamamagitan ng aming patuloy na pagkakaisa, ng sama-samang pagpapasan ng mga pasanin at sa aming sama-samang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa pamamagitan nito ay ang iyong paghahari ay magpapatuloy. At inaasahan namin na may malaking pag-asa na ikaw ay naroroon sa aming bawat pagkilos at sa aming bawat paglakad at paglilingkod. Sa umagang ito ay aming pinasasalamatan ang iyong kabutihan sa aming mga buhay, ang kalakasan, ang pangunguna, ang kaligtasan na idunudulot mo sa bawat isa higit sa lahat, sa bawat tahanan, sa mga miyembro ng pamilya na patuloy na naghahanap buhay. Salamat po sa kalakasan at kaligtasan at proteksyon na iyong ipinagkaloob upang patuloy na makakasama ang tahanan na may buong kaligtasan at kapanatagan. Patuloy kang sumama sa amin, Panginoon, at ibigay sa amin ang kapanatagan sa bawat isa upang sa araw-araw na tila hindi na namin alam ang aming pagkilos dahil sa sitwasyon sa aming paligid, lagi kaming nakasisiguro ng kaligtasan at kapanatagan na nagmumula sa iyo. Sa umagang ito ay aming pinasalamatan ang iyong kabutihan, maging ang kabutihan ng pagkakaloob mo ng mga pangangailangan sa bawat tahanan. Dalangin namin, Panginoon, ang mga pagsisikap na ito ay laging naming masumpungan ang kasaganahan ng buhay na nagmumula sa iyo. Bagamat hindi man madami, pero nakikita namin ang iyong kabutihan sa bawat pagkakataon na kami ay tumatanggap sa mga biyaya. At sa umagang ito ay aming dinadala sa panalangin ang iyong paglingap sa bawat pamilya, lalo't higit sa mga mayroong karamdaman, ang iyong patuloy na pagyakap sa kanila, Panginoon, ang iyong igagawad, higit sa lahat sa tahanan ng mga Dilapenya, sa pagpanaw ng kanilang ama ng tahanan. Dalangin namin na nawa lagi nilang masumpungan ang kalakasan na nagmumula sa iyo, higit sa lahat ay ang iyong kabutihan, upang patuloy nilang ipagdiwang ang buhay sa mga magagandang halimbawa na iniwan ng kanilang ama, higit sa lahat ang pananampalatayang kanyang isinapamuhay at binigay na halimbawa para sa buong tahanan. Ang aming mga gawain patuloy ay aming itinataas para sa iyo, Panginoon, sa iba pang mga pagkakataon upang ang iyong pangunguna, ang siyang aming mararanasan, kasama ang iyong pagpatnubay, ang aming mga gawain ay magpapatuloy dahil ang iyong paghahari ay nagpapatuloy. And now, go forth in wisdom, in hope, in courage, with hearts open to recognize the signs of the reign of God in our midst, and courage to create more space for grace in our lives and our world. In the name of God, our Creator, Redeemer, and Sustainer. Amen.
Hello mga kapatid, narito po ang ilan sa ating mga announcements. Of course, as I have mentioned, ngayon po ay ang huling linggo ng Hulyo. So, sa susunod na linggo ay magdiriwang tayo ng ating Communion Sunday. Kaya, and at the same time, ninth Sunday after Pentecost. So, ating inaasahan na sa ating pananambahan sa ating mga tahanan ay ating ihanda muli ang ating mga communion elements upang kasabay nating gagawin ito sa inyong pananambahan sa tahanan habang ginagawa natin at napanood natin sa ating Facebook. Ano po? Pangalawa po ay ating patuloy na pinananawagan ang survey. Sana naman po ay ating gagawin yon dahil napakalaking tulong yon. Higit sa lahat, hindi lamang yung pagpayag natin ng pananambahan at pagpapatuloy na virtual worship. Ito rin ay tutulong din para ma-upgrade din ang ating mga membership, mga birthday kasi naandun yon. Kaya kailangan nating isasagawa yon, tulong-tulong natin itong gawin. At tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil marami nang tumugon doon sa mga handog na ating pinananawagan. Ano po? Salamat po sa inyo at medyo kakaunti pa ang nagre-respond doon sa ating alkansya para sa Panginoon. Sana naman ay atin itong pansinin din upang kung ano man ang nais ninyo, ito man ay pipick upin namin, ay sasabihin lang po ninyo, mayroon po tayong numero sa ating liturhiya para ipaalam ninyo na for pick up ang mga ito. So patuloy tayong magdadalanginan ang ating mga gawain sa Miyerkules. Mayroon tayong virtual prayer meeting service at atin itong patuloy na isasagawa bilang bahagi din ng ating gawain sa buong linggong ito. So, good morning mga kapatid. Pagpalain tayo. Nawa ng Panginoon.